ang Antikristo sa panahon ng Tribulation na may pangakong kapayapaan at pagkakaisa sa buong mundo ay lalabag sa kanyang pangako. Pero ang kasamaan ay kailanman ay hindi mananaig sa kabutihan. Lalabas ang kanyang tunay na kulay at kasamaan sa kalagitnaan ng pitong taong Tribulation. At pagkatapos ng ikapitong taon, magsisimula ng kanyang pagbagsak sapagkat babalik na muli mula sa langit si Hesukristo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pagtatapos at pagkatalo ng Antikristo. Ang paghahari ng kasamaan ng Antikristo ay mangyayari sa loob ng huling 3.5 years ng Tribulation. Sa maikling panahon na ito, gagawin ng Antikristo kung ano ang nakahula tungkol sa kanyang paghahari. Aangkinin niya na siya ang Diyos at dapat siyang sambahin. Tapos ay lalapastanganin pa niya at sisiraan ang tunay na Diyos. Magpapakita din siya ng mga kagilagilalas na mga himala para ipakita sa mga tao na siya ay makapangyarihan. Tapos, siya ang mamumuno at kukontrolin niya ang ekonomiya sa buong mundo. Dito na rin mangyayari ang pagmamarka ng marka ng halimaw. Kung wala ka ng marka na ito, hindi ka pwedeng bumili at magbenta. Ang mga Kristiyano na naiwan sa rapture ay ipipersecute niya hanggang sa talikuran nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Kapag hindi nila i-deny si Jesus, ay papatayin sila. Matindi ang paghihirap na magaganap sa panahon na ito. Kapag sinabi natin na matatalo ang Antikristo, ibig sabihin may labanan na magaganap. Ang labanan na ito ay tinatawag nating Battle of Armageddon. Ito ang pinakamalaking labanan sa pagitan ng mabuti at kasamaan dito sa mundo. Mangyayari ito pagkatapos ng 7 taong Tribulation. Bababa si Hesukristo mula sa langit bilang isang makapangyarihang hari kasama ng kanyang mga pinili. Papatayin niya ang Antikristo at ang bulaang propeta at ang mga nagre-reject sa kanya bilang tagapagligtas. Ang salitang Armageddon ay galing sa salitang Hebreo na Harmageddon na ibig sabihin ay Mount Megiddo. Most likely ang location na ito ay 60 miles north ng Jerusalem na tinatawag din na Plain of Megiddo na malapit lang sa Plain of Esdraelon. Ang lugar na ito ay napaka-importante sa panahon ng Biblical Times sapagkat ito ay madaling daanan ng mga kalakal. So, marami ang gustong masakop ang lugar na ito. Kung sino ang may kontrol sa Plain of Megiddo, siya rin ang may kontrol sa mga kalakal na daraan dito. Nasakop na ang lugar na ito ng mga Egyptians, Canaanites, Philistines, Israelites, Assyrians, Persians, mga Greeks, at mga Romans. Mahigit 200 ng digmaan ang nagaganap sa lugar na ito. Sa Biblia, dito nanalo ang mga Israelites laban sa mga Canaanites na pinamumunuan ni Barak at Deborah. Dito rin nanalo si Gideon kasama ng 300 sundalo laban sa 1,000 mga Midianites. Dito rin namatay si Haring Saulo at ang kanyang mga anak. At dito namatay si Haring Josiah. Kaya ang Plain of Megiddo o Armageddon ang magiging sentro para sa huling labanan ng Diyos at ng kasamaan. Isang beses lang nabanggit sa Biblia ang Armageddon. Ito ay sa Revelation 16 verse 16. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ang tinutukoy na kasamaan dito ay ang Antikristo, ang bulaan na propeta at si Satanas mismo at ang mga sumamba sa kanila na nagpatatak ng marka ng halimaw. Hinihikayat din nila ang mga hukbong militar sa buong mundo at magtipon-tipon para kalabanin si Hesukristo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Sa Revelation 19 verse 19, pagkatapos, nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Dahil ang Antikristo sa panahon na ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, nalinlang niya ang mga sundalo sa buong mundo na sumama sa kanya para labanan si Hesukristo. Hindi lang sa lugar ng Megiddo ang labanan na ito, kundi buong mundo. Kabutihan laban sa kasamaan.
naging sentro lang ang Megiddo sa labanan dahil sa Jerusalem. At sa panahon ng labanan, ang Antikristo at ang mga kasama nito ay matatalo ng Panginoong Hesukristo. Sa Revelation 17 verse 14, lalabanan nila ang tupa ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Makikita din natin sa verse na ito na kasama ni Jesus sa labanan ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Ito yung mga taong sumampalataya kay Hesukristo na nakasama sa rapture at nag-survive sa panahon ng tribulation, yung mga hindi nagpatatak ng marka ng halimaw. At sa Revelation 19 verses 20 and 21, makikita natin dito kung anong mangyayari sa mga kalaban ni Hesukristo. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginagamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Ilang dalawa ay tinapo ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asopre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumabas sa bibig na nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang mga bangkay. Ang lawang apoy na ito na may nagliliyab na asopre ay ang impyerno. Dito itinapon ang Antikristo at ang bulaang propeta. Samantala, si Satanas ay dinakip at ginapos ng kadena at inihulog sa kailaliman sa loob ng 1,000 taon. Sa Revelation 20 verses 1 to 3, pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka ay ginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi na makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Sa kung bakit pakakawalan si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon, pag-uusapan natin yan sa mga future videos natin. Ang tanong na dapat muna nating malaman ay kung bakit magkakaroon pa ng Battle of Armageddon. Ano bang purpose para mangyari ito? Well, isa sa mga kasagutan dyan ay kahit na ibinuhos na ng Diyos ang kanyang judgment o punishment sa mundo sa panahon ng tribulation, yun yung 7 seals, 7 trumpets, 7 bowl judgments ay marami pa rin hindi kumikilala sa Diyos. Sa Armageddon, ang Israel ay sinakop ng lahat ng bansa na pinamumunuan ng Antikristo. Si Hesukristo bilang hari ng Israel ay may karapatan na ipagtanggol at bawiin ang Israel sa mga sumakop nito. Dahil sa tagumpay ni Jesus laban sa lahat ng bansa, nararapat lang na tawagin siyang hari ng lahat ng hari. Kung ang purpose ng Armageddon para sa kasamaan ay para wasakin ang mga anak ng Diyos, ang purpose naman ng Diyos ay para dakilain ang nag-iisang hari sa buong mundo. Sa muling pagbabalik ni Jesus bilang isang hari, dapat niyang wakasan ang lahat ng kasamaan dito sa mundo para maitatag niya ang millennial kingdom. At sa tanong kung kailan magaganap ang Battle of Armageddon, walang nakakaalam kung kailan pero marami ang mga sinyalis sa huling araw at na-experience na natin ang mga sinyalis na ito. Ang mga sinyalis na ito ay binigay sa atin ng Diyos para tayo ay maging handa. Patuloy tayong mananampalataya kay Hesukristo at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Salamat sa panonood, kabarangay, at pakilike at share naman ang video na ito. Salamat din sa mga nanood at nag-comment sa last video natin. To God be the glory.